Napakapit ako sa aking higaan nang pagbutihin ko ang aking ginagawa. Sobra yung nararamdaman kong init ng katawan. Kuya Ron, mahina akong daing sa pangalan ng lalaking pinapantasya ko. Pagkatapos ay napakagat ako sa aking labi. Kasabay nun ay ang bigla kong panghihina. Tanda na ako'y natapos na. Napangiti ako dahil sa kilig na aking nararamdaman. Hi, Kuya Ron. Kailan ba ulit kita makakasama? Miss na miss ko na yung ginagawa mo sa akin. At tama nga ako kasi ang laki talaga. Hindi na ako makapaghintay sa muli naming pagkikita ni Kuya Ron. Maya-maya ay bumangon ako at nagligpit na ng aking higaan. Kaaga-aga, pero kung ano-ano na yung iniisip ko. Natatawa akong lumabas sa aking kwarto. Pagkatapos ay pumunta ng CR para magmumog at syempre maghugas na rin. Malagkit kasi ang pakiramdam ko sa baba. Paglabas ko ng banyo ay dumiretso ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Habang nagkakape ay hawak ko ang aking phone. Ini-stalk ko si Kuya Ron at ang asawa niyang si Ate Jenny na pinsan ko. Pero hindi ko siya kasundo kasi inagaw niya sa akin yung first boyfriend ko. Kaya ngayon, ako naman ang susulot sa asawa niya. I mean, ka-live-in pala kasi hindi naman sila kasal. My name is Gwen, isang factory worker sa Manila. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maraming nagkakandara pa sa aking kalalakihan. Hindi ko naman sila masisisi dahil may ganda naman akong ipagmamalaki. Sa edad kong 23 ay parang isang mapangakit na high school student pa rin ang dating ko. Dahil sa aking petite na height. Mukhang inosente rin ang mukha ko na binagaya ng makinis na kutis. Sa kabila ng kainosentihan ay may kakaibang landi ang aking boses, lalo na ang mapangakit kong mga mata. Siyempre, busog din ang mga mata nila sa malaki kong hinaharap at matambok na pang-upo na alam kong gusto nilang panggigilan. Pero sa dami ng naglalaway sa beauty ko, ni isa ay wala akong gusto sa kanila. Ang tanging pinag-iintresan ko lang talaga ay si Kuya Ron. Kung sino pa talaga yung hindi pwede ay siya pang ginusto ko. Si Kuya Ron ay nasa 35 years old na habang si Ate Jenny naman ay 29 years old. Mag-iisang taon pa lang silang nagli-live-in. Mag-iisang taon na rin akong nagpapantasya kay Kuya Ron. Pero ngayon, hindi pantasya na lang. Kasi 1 week ago, may nangyari na sa amin. Konti na lang at tuluyan ko na siyang maaagaw kay Jenny. Unang kita ko palang kay Kuya Ron ay parang gusto nang malaglag ng panty ko sa sobrang pag-attract ko sa kanya. Siguro ay mga 5'9 ang height nito. Moreno at katamtaman ng pangangatawan. Yun kasi ang mga tipo ko. Yung lalaking lalaki ang itsura. Mas lalo pang tumindi ang pagkagusto ko sa kanya nang malaman ko na boyfriend niya si Ate Jenny. Lalo na siyang hindi mawala sa isip ko. Umabot pa nga sa punto na napapanaginipan kong may milagro kaming ginagawa. Aaminin ko na may karanasan na ako pagdating sa kama. Ang nakauna sa akin ay yung first boyfriend ko na inagaw ni Ate Jenny. 21 years old pa lang ako noon at yung ex ko naman ay 27 na. Mahilig kasi talaga ako sa malaki ang agwat ng edad sa akin. Sobra yung galit ko sa kanya noon. Paano ba naman? Alam na nga niyang boyfriend ko si Manuel na gawa niya pang landiin. At ang sama, nagpalandi naman ang gago kong ex. Akala mo kung sino eh jutes lang naman. Pero para sa akin, wala na yun. Total naghiwalay din naman sila. Hindi pa sila tumatagal ng 4 na buwan, ipinagpalit rin siya ni Manuel sa isang high school student. Nakarama si Gaga. Maya-maya ay biglang may tumawag sa akin. Nang tingnan ko kung sino yun ay si Ate Lynn pala, asawa ng kuya ko. Agad ko yung sinagot. Bakit ate? Tanong ko sa kanya. Pwede bang pakisundo si Nathan dito?
May kailangan lang akong puntahan, please. Wika ni Ate Lynn. Walang problema, ate. Buti na lang hindi ako pumasok ngayon. Sagot ko naman. Ay, salamat, Gwen. Pasensya na kung naabala ka pa. Si nanay kasi ang una kong tinawagan kaso nasa palengke pa daw siya. Sabi naman niya hindi ka daw pumasok. Kaya sa'yo na ako humingi ng tulong. Wika nito sa akin. Wala yun, ate. Sige, gagayak muna ako para makapunta na dyan. Sa kabilang baryo kasi sila at mga 15 minutes ang layo. 8:30 ay tapos na akong magbihis kaya lumabas na ako ng bahay para mag-abang ng masasakyan. Habang nag-aabang ako ng masasakyan ay huminto sa tapat ko sa kabilang kalsada si Kuya Ron. Naka-tricycle siya. Nagkatitigan kami. Ang lagkit ng tingin niya sa akin. Kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng kilig na may kasamang pag-iinit ng katawan. Naramdaman ko ang pamumula ng mukha ko lalo na ng kindatan niya ako. Kaya naman nginitian ko siya ng maylandi. Pagkatapos, binasa ko yung labi ko para masabik siya sa akin. Kuya Ron, pwede bang sumakay sa'yo? Wika ko habang malakit pa rin ang tingin ko sa kanya. Parang naiintindihan naman ni Kuya Ron ang tanong ko sa kanya, kaya kinindatan niya ako. Siyempre ibang klaseng sakay ang ibig kong sabihin, kaya todo ngiti ang loko. Maya-maya lang ay biglang sumulpot si Ate Jenny at mabilis na naupo sa likuran ng tricycle na tabi ni Kuya Ron. Kaya biglang sumeryoso ang mukha ng lalaki. Ako naman ay napairap dahil nakatingin sa akin si Ate Jenny ng masama. Ano ka ba, Ron? Bakit naman dito mo pa napiling iparada ang tricycle? Eh pwede namang dun sa tapat ng bahay ni Kumari Queenie. Wika nito na ang itinutukoy ay isang bahay ang layo mula sa bahay namin. Eh dito kasi may lilim. Palusot naman ni Kuya Ron. O siya, tara na at may nakikita akong panira ng araw. Nakakunot noong wika ni Ate Jenny, pagkatapos ay inirapan pa ako. At ako pa talaga ang panira ng araw ha? Eh yung mukha niya nga ang ibinalandra niya sa harap ng bahay namin. Hay naku, nasira tuloy ang moment namin ni Kuya Ron. Pero hindi bali na. At least, alam ko na gusto pa ulit niya akong matikman. Obvious naman sa mga titig niya sa akin, halos maglaway na. Siyempre, ako din naman, halos maglaway na ang biyak. Pag sumasagi sa isip ko na matutusok ulit ako, pilya kong naisip. Isang pasimpleng ngiti ang binigay sa akin ni Kuya Ron bago niya tuluyang paandarin ang tricycle. Sakto naman na may humintong tricycle sa tapat ko, kaya agad akong sumakay. Naku, hintayin ko na lang yung paramdam ni Kuya Ron. Siguradong one of these days biglang magpaparamdam sa akin yun. Para tuloy akong tangang napapangiti sa loob ng tricycle dahil sa kung ano-ano ang iniisip ko. O kuya, sandali lang ha. Hintayin mo na rin ako at ihatid mo na rin kami pa uwi. Pupuntahan ko lang yung pamangkin ko. Wika ko sa driver. Oo naman Gwen, ikaw ang bahala. Nakangiting wika ng driver habang halata naman na sa katawan ko nakatingin. Ilang saglit lang at lumabas na rin ako agad ng bahay kasama si Ate Lynn. Ikaw muna ang magbantay kay Nathan Gwen ha, habang wala si nanay. Maraming salamat. Wika ni Ate Lynn na inilak na rin ang pinto dahil maging siya ay aalis din. Okay ate, sabihin mo lang kung ihahatid pa namin si Nathan dito o sa bahay na lang matutulog. Pagkatapos nun, sumakay na kami ng pamangkin ko sa tricycle at nagpahatid na sa bahay namin. Salamat Kuya Jun. Ito yung pamasahe ko. Wika ko sabay abot ng 150 kay Kuya Jun. Yun kasi ang bayad ng Arkila sa amin. May pasimpleng hawak pa sa kamay ko si Gago nang abutin niya yung bayad ko. Nakita ko pang sobrang luwang ng ngiti nito. Pero binaliwala ko na lang at agad nang pumasok ng bahay.
Tita, asan si Lola? Tanong ng 7 years old kong pamangkin. Nasa palengke pa Nathan. Pero mamaya andito na yon. Sagot ko naman. Oh, behave ka lang ha. Huwag kang lalabas ng bahay. Okay ba? Bilin ko sa aking pamangkin. Okay, tita. Sagot nito. Pagkatapos ay humiga na sa sofa at nilaro ang phone nito. Ako naman ay nagpunta sa kusina para magluto ng tanghalian. After kong magluto ay kumain na kami ng pamangkin ko. Pagkatapos naming kumain ay muli itong naupo sa sofa at naglaro sa phone nito. Sakto naman na dumating si nanay. Masayang sinalubong ni Nathan ang lola niya, pagkatapos ay niyakap pa at hinalikan. Wow, andito ulit ang apo ko. Namiss mo ba si Lola? Tanong ni nanay pagkatapos ay pinupog ng halikang pamangkin ko. Nag-iisang apo pa lang kasi ito kaya alagang-alaga naming lahat, lalong-lalo na si nanay. Iniwan ko na silang maglola at nagtungo sa kwarto para matulog. Ganto lang naman ako tuwing day off ko. Beauty rest ang lola nyo. Isa pa, kailangang maganda at energetic lagi. Para pag nagkita kami ni Kuya Ron, makakasabay ako sa lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Masyado pala siyang mahilig. Hindi ka titigilan hanggang wala nang maibuga. Siyempre, yun naman ang gusto ko. Ang wag niya akong tigilan. Kahit anong posisyon pa yan ay game ako. Lalo na yung nakaluhod. Pinaka-favorite ko sa lahat yun. Kaya naman hindi na ako makapaghintay sa muli naming bakbakan. Nagising ako dahil hindi tumigil sa kakaringang phone ko. Nang tingnan ko kung sino yung tumatawag, ay napangiti ako. Si Kuya Ron. Hi Kuya Ron, kumusta na? Kinikilig na tanong ko sa kanya. Eto, namimiss na kita. Gusto ulit kitang makasama. Wika nito sa akin. Talaga? Eh bakit ngayon ka lang nagparamdam sa akin? Kung talagang miss mo na ako, tanong ko sa kanya. Alam mo namang umuwi ang ate Jenny mo. Kaya nga hindi ako namamasada dahil ayaw niya. Saka na lang daw pag bumalik siya sa Manila. Kwento nito sa akin. Ah, ganun ba? Kailan ba ang balik niya sa Manila para naman maging malaya ka na ulit? Malanding tanong ko sa kanya. Sa isang araw, aalis na ulit siya kaya solo ko na ulit tong bahay. Siyempre, ako ulit ang maghahatid at sundot sa'yo pag nakaalis na ang ate Jenny mo. Nakangising wika ni Kuya Ron, kaya napahagik-gik naman ako. Sige Kuya Ron, hintayin na lang kita na ihatid at sundot mo ko. Nagtawanan kaming dalawa. Ah Gwen, may request sana ako. Ano yun Kuya Ron? Tanong ko sa kanya. Pwede bang palabasin mo to ngayon? Namumungay ang mga mata na wika ni Kuya Ron. Napangiti naman ako sa aking narinig. Mukha talagang namimiss siya nito dahil andyan naman si Ate Jenny pero ako pa talaga ang gusto niyang gumawa nun. Sigurado naman na hindi siya tinatantana ni Jenny. Pero eto at sabik na sabik siya sa akin. Siyempre tatanggi ba ako? Ano bang gusto mong gawin ko Kuya Ron? Namumungay ang mga matang tanong ko sa kanya. Maya-maya ay hinawakan ko na ang aking sarili. Lahat ng gustong ipagawa sa akin ni Kuya Ron ay ginawa ko. At syempre, ginawa niya rin yung mga request ko sa kanya. Hindi nagtagal kung ano-ano na ang sinasabi sa akin ni Kuya Ron. Ewan ko ba pero gustong-gusto ko yung mga sinasabi niya sa akin. Lalo akong na-excite. Nang matapos ay pareho na kaming nagpaalam sa isa't isa dahil baka daw biglang dumating si Ate Jenny. Nang makaalis si Ate Jenny ay si Kuya Ron na nga ulit ang naghatid sa akin sa trabaho at sumusundo pag uwian na. Pero imbis na ihatid ako sa bahay namin
ay sa bahay nila Ate Jenny kami dumidiretso. Wala namang nakakakita sa akin doon dahil bukod sa hapon na ay may pintuan ng tricycle ni Kuya Ron. Hindi na ako makikita pag idiniretso niya ang tricycle niya sa garahe. Pagpasok pa lang namin sa pintuan ng bahay nila Ate Jenny, hindi na kami magkanda ugaga sa pagyakap sa isa't isa. Gwen, maya-maya ay sambit niya sa pangalan ko. Pagkatapos ay nagsusumamo ang mga matang nakatingin sa akin. Sa puntong yun ay alam ko na kung ano ang gusto niyang gawin ko. Kaya naman lumuhod na ako. Alam mo Gwen, walang ibang nakakagawa niyan kundi ikaw lang. Puri sa akin ni Kuya Ron. Hawak niya ang buhok ko ng mga oras na yun. Dahil sa sinabi niya ay mas lalo ko pang pinagbuti ang performance ko. Hanggang sa pigilan niya na ako. Ako naman. Nanggigigil na wika ni Kuya Ron, pagkatapos ay para akong manikang pinaglaruan. Kuya Ron, iyong-iyo lang ako. Malandi kong wika, habang si Kuya Ron ay busy na. Hindi ko naman magawang magingay dahil baka may makarinig sa akin na kapitbahay nila. Pero mas nakaka-excite pala pag ganun. Feel na feel mo yung ginagawa sa'yo dahil sa pagpipigil mong magingay. Hindi nagtagal ay tuluyan na kaming nawala sa aming sarili. Ilang saglit pa ay napasubsob sa akin ang lalaki, kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Nang makabawi si Kuya Ron ay nag-last round pa kami bago niya ako inihatid ng bandang alas 11. Dahil wala namang katao-tao sa kalsada ay hinalikan ko pa siya bago pumasok sa bahay. Ngiting-ngiti naman na umalis si Kuya Ron. Mula nun ay palagi na kaming sumasalisi ni Kuya Ron. Hindi mahirap lalo na't wala naman si Ate Jenny. Malaya si Kuya Ron na gawin ang lahat ng gusto niya. Halos araw-araw sa tuwing susunduin ako ni Kuya Ron galing trabaho ko. Minsan, umaabsent pa nga ako sa work at nagkukulong kami sa bahay nila Kuya Ron. Halos lahat ng posisyon ay ginawa na namin. At halos lahat ng parte ng bahay ay nabinyagan na namin. Walang kaalam-alam si Ate Jenny na habang nagpapakahirap siya sa Maynila para magtrabaho, ay nagpapakasarap naman kami ni Kuya Ron sa bahay niya. Napakaligaya ko sa mga sandaling yun ng aking buhay. Hanggang dumating ang isang araw nang malaman ni Ate Jenny ang kataksilan namin. Mabilis itong umuwi at sinugod ako sa bahay namin. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Hindi na ako nakatiis at pinatulan ko na rin si Ate Jenny. Sinabi ko sa kanya, nakabayaran niya yun sa pang-aagaw niya sa boyfriend ko noon. Kaya quits lang kami. Hindi na nakapagsalita si Ate Jenny at umalis na sa harap ng bahay namin. Nang makaalis ito ay napakaraming tanong sa akin ni nanay, kaya nahirapan akong sumagot sa kanya. Puro sermon pa ang inabot ko pero hindi ako sumasagot dahil alam ko namang tama lahat ng sinasabi niya sa akin. Nung araw rin na yon ay tinawagan ako ni Kuya Ron. At sinabi nito na hiwalay na sila ni Ate Jenny. Pinapili daw siya ni Ate Jenny, at ako ang pinili niya. Pero dahil mainit pa ang issue ay lalayo sila sa lugar nila. Isang mabigat na desisyon ang ginawa ko. Dahil sa totoo lang, hindi pa ako handa. Pero mahal ko si Ron. Kaya kahit alam kong marami ang huhusga sa amin, pikit mata akong pumayag sa plano niya. Sumama ako kay Ron na iniwan ng ka-live-in na si Ate Jenny. Umuwi kami sa probinsya niya. Masaya naman ang unang taon ng aming pagsasama. Wala kaming ginawa kundi ang magtampisaw sa kama. Ngunit unti-unting nagbago ang ugali ni Ron. Naging mainitin ang ulo niya at lagi na lang kaming nag-aaway. Lalo na't wala akong trabaho noon. At siya naman ay laging pagod sa pamamasada. Oo, magaling pa rin siya sa kama. Pero unti-unti kong naramdaman na hindi ako masaya sa piling niya. Lalo pa nung matutunan niya na akong pagbuhatan ng kamay. Minsan pa nga,
Sinasabi niya pa sa akin na mas mabuti pa ang buhay niya noong sila ni Ate Jenny. Dahil kahit hindi daw ito mamasada ay hayahay daw ang buhay. Napakasakit na marinig ko sa kanya yun. Pero sa kabila nun ay mahal ko pa rin siya. Doon ko na-realize na kahit anong takas ang gawin mo, mahahanap at mahanap ka ng karma. Napakaswerte ni Ate Jenny. Dahil nailayo siya sa lalaking walang kwenta. Nailayo ko siya sa kamalasan. Gayunpaman ay nagtiis pa rin ako kay Ron. Mahal ko pa rin siya sa kabila ng pagbabago niya at umaasa ako na babalik siya sa dati. Ngunit sa paglipas ng panahon ay mas lumala pa siya. Ito ba ang kabayaran sa mga kasalanan ko? At ang masakit pa, nung magsawa na si Ron sa katawan ko ay nalaman ko na lang na may bago na siya. Ngayon ako nagsisisi kung bakit inagaw ko si Ron kay Ate Jenny. Napakaraming matitinong lalaki ang humahabol sa akin. At ipinagpalit ko yun sa taong hindi marunong magmahal at makontento.